everyone! Dahil wala akong mabilhan ng carbonized rice hulls o uling na iba ng palay, ay naisipan kong gumawa na lang. First, ay bibili muna ako ng rice hulls. Isa ito sa mga kiskisan ng palay dito sa Baler Aurora at buti na lang, malapit ito sa bahay. Binibenta nila ang ipa ng 20 pesos isang sako. So paano nga bang ginagawa ang carbonized rice hulls o CRH? Ayon sa mga gumagawa nito ay matagal nga daw. Inaabot daw ng maghapon or at least 6 hours ang paggawa. Lalo na kung maliit ang carbonizer na gagamitin. Sa episode na ito ay gagawa ako sa mas madali at mas mabilis na paraan. Pero dito sa naisip ko ay inabot lang ako ng 2 hours sa paggawa ng 2 sakong CRH. Paano? Tara, simulan na natin! Dahil wala akong carbonizer, ang gagamitin ko ay yero. Tinalian ko para maghugis bilog. Tapos, tsaka sisigaan o aapoyan sa loob ng yero gamit ang mga kahoy. Kapag binutas-butas na lata ang gagamitin ko, kung iisipin ay matagal talaga. Kasi pabilog, sumaliit. Kapag yero ang ginamit ay madami agad akong magagawa. Maglalagay ako ng 2 sakong ipa sa ibabaw.
Pagkatapos ng ilang minuto ay nagiging uling na yung mga nakadikit sa yero. Kapag ganito ay hahaluin o babaliktarin na ng unti-unti. Ang napansin kong technique dito ay dapat hahaluin lagi. Kasi kung hihintayin lang na maging uling lahat ay matagal talaga. Tsaka pwede maging abo yung ilalim, kaya dapat laging hinahalo. Pero ano nga ba ang carbonized rice hulls at ano ang maitutulong nito sa ating mga pananim? Ang CRH ay uling na ipa. Ito ay ginagamit bilang panghalo sa lupa o soil conditioner. Nakakatulong ito para maging buhaghag ang lupa para mas makagalaw ng maayos ang mga ugat ng halaman. Bukod ba doon, ang CRH ay nagtataglay ng phosphorus, potassium, calcium, magnesium, at iba pang mga micronutrients na kailangan ng isang halaman. Kaya nagsisilbi rin ito bilang pataba. O diba ang bilis? At pantay pa, hindi magiging abo yung ilalim. Halo lang ng halo hanggang sa maging uling lahat. After 2 hours ay ito na ang resulta. Kapag uling na lahat ay patayin na ang apoy at basain na agad para hindi masunog at maging abo. Ito na pagkatapos, meron na akong carbonized rice hulls. Pwede nang gamitin! Ihahalo ko ito sa pagtataniman ko ng kamatis. Buhaghag dahil sa CRH, malayang makakagapang ang mga ugat kapag ganito. Thank you.
diba, siguradong maganda ang paglaki ng kamatis na to. Sana ay makatulong ang episode na ito sa inyong pagtatanim. Until next time! Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay, ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!